Hi, Ray! Ray! Hello po. Kamusta ka, Ray? Okay naman po. Bakit mo naman siya ni-reject nung nag-propose siya? Oo nga. Dati po kasi yun eh. Dati? Siyempre. Kailangan sigurado yung mga magiging desisyon natin sa buhay, siyempre. Pag gusto ko, pag mag-girlfriend kasi ako, gusto ko, siya na yung panghabang buhay. Oh, oh grabe naman to. Ganun yan, Bong! Iba talaga to si Ray Jude! Ganun. Oh, sinabi ka naman, ganun talaga yun. Pag mag-girlfriend, mag-boyfriend, yung yun na. Ganun na, hindi yung palipat-lipat, yung harot-harot, ganun yun. Sino may ganyan? Pangalanan natin. Baka si Pido. O Ray, ano na ang message mo muna sa iyong asawa? Nagulat ka ba? message ko lang, kahit anong... Mas magugulat daw siya kung ikaw yung sumali. Message ko lang na kahit anong mangyari sa atin, kahit anong maging problema natin, hindi ako titigil gawa ng paraan para maitaguyod ko yung pamilya natin. Saka, meron akong tanong. Alam mo naman na busy ako kakatrabaho para sa pamilya natin. Sa office tayo sa umaga, sa office tayo sa umaga. Sa gabi, delivery rider ako. So, minsan umuwi na lang ako para matulog, magpahinga. Wala na time sa isa't isa. So, tanong ko lang, okay lang ba sa iyo yung sitwasyon natin na halos wala tayong time sa isa't isa, pero nakakaraos naman tayo sa araw-araw? Or, mas pipiliin mo yung may time ako tayo sa isa't isa, pero kakapusin naman tayo? Actually, unang-una, salamat kasi... Ayun nga, gaya na sinabi mo kanina, kahit anong mangyari, talagang gagawin mo lahat para sa pamilya. Thankful talaga ako doon. Mas pipiliin ko na kahit wala tayong our time, as long as nakakaraos tayo. Kasi yung our time, anytime yun eh. Anytime. Walang specific na dapat sa ganitong oras, tayong dalawa lang. Wala muna tayong iisipin na trabaho, problema, ganyan. Anytime pwede natin gawin yun eh. Pero yung pag-isipan kasi natin at paghandaan yung para sa future natin, ng pamilya natin at ng anak natin, kagaya na ginagawa natin ngayon, doble kayod tayo, kahit na gusto na nating magpahinga, gusto na nating matulog, me time niya eh, pero wala talaga. Pero para sa pamilya, kailangan nating isakripisyo yung mga pansarili nating pangangailangan. Isipin natin yung pampamilya. And I thank you! Yeah, ang ganda yun. Gusto ko yung naririnig ko na sinasabi niya. Eh, kaya lang, may tanong lang kasi kay Nanay Samantha. Di ba kanina banggit kanina na gusto niya pa magkaroon ng isang anak? Mm-hmm. Eh, paano yun? Eh, Tate Ray, eh di ba sabi niyo parang nakakatawid lang sa... Yung sweldo niyo yun, nakakatawid-tawid lang. Eh, paano kung... humihiling pa na isang bata, kakayanin pa ba? Kakayanin naman po yan, magagawa naman po ng paraan sigurado. Kasi nakasurvive nga kami ngayong pandemic. Kung dumating man yung pangalawang baby namin, sigurado pong kakayanin po namin. Yes. Basta i-plan. Kasi hindi naman now, hindi naman anytime soon. Opo. Hindi ba nanay, sa panahon ngayon, kailangan po talaga nating magplano. Kasi po, diba, ang hirap na ng buhay. Ang anak, pwede nating gawing anytime yon. Pero yung ipapakain natin sa anak natin, yun ang kailangan nating isipin. Ay, ganda niyan. Perfect. Yun mismo. Perfect yung ganyan. Parang yung our time nga daw, pwede na lang ipagpaliban muna, di ba? Pagtuunan muna natin ng attention kung paano natin masisiguro yung future nitong anak natin ngayon. Yes. Tapos pag okay na, Odi, sige. Yun yung planong. Diba? Mag-our time tayo, tapos gawa tayong isa pa. Correct. Diba? That's very wise. Kung ibibigay po ng Diyos, ibibigay ng Diyos yun. Yes. Thank you very much, Ray Gelaga. Liliwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reyna ng Tablado.